guys, welcome back to my vlog. Nandito kami ngayon sa PCCI Marikina, guys. So, sa mga nagtatanong dyan about membership, transfer of ownership, so itatanong po natin yan mamaya. So, ayan, nakikita nyo. Ganito guys, sa kapila. Ayan, dito yung Marikina. Guys. Marikina, PCCI Marikina. Ito yung branch, guys. Ang main branch po nila, is sa El Rodriguez. So, actually, guys, yung El Rodriguez is may operation pa din. Pero, may office pa din sila. Kaso, doon dinadala yung mga papel, yung mga pinapaprocess natin mga papers. So, dito lang po tayo pupunta pag once na nagpapa-register tayo or nagpapa-member tayo. Dito talaga tayo pupunta sa Marikina. Plus, and then, yung papers, dadalhin na lang nila sa El Rodriguez. So, itatanong po natin mamaya kung anong mga requirements. Pag mga new member, sa mga new gustong magpa-new member, itatanong po natin mamaya kung anong mga requirements at magkano ang aabutin. And then, yung transfer of ownership. At doon sa mga nagtatanong about sa walang papel na aso, kung pwede bang iparegister, itatanong din po natin yan. So, abangan nyo guys. So, yan. Nakikita nyo. Ang daming tao. Maraming tao. So, yan. Abangan po natin guys. Just keep on watching. Bye! Sa mga nagtanong about sa new member. So, ito na guys yung kailangan. Ito, tanongin natin si Kuya kasi galing ako sa loob. So, ngayon, may ipaprocess dapat ako ng paper. So, walang valid ID yung ipa-member ko. So, babalik po ako in another day. So, ngayon guys, kailangan ito fill-upan sa, ito yung membership. Sa membership, pag hindi ka pa member, i-fill up po kayo dito. Kailangan po ng 1x1 picture, dalawa. Tapos, photocopy ng valid ID. Kailangan po ng photocopy ng valid ID. Kailangan kompleto guys kasi pag hindi rin nyo hindi rin kayo ma-member ni PCCI. And then, ito guys, ito. Ito naman yung para sa transfer of ownership. Ay, ano? Kennel name. Kennel name to, sir. Ay, sorry. Sorry, kennel name. Kennel name pala to. So, sa transfer of ownership, sir, ang tanong ko po, dito sa ano, di ba, may papel siya dito. May papel. Paano po ang process niyan? Ano po magiging ano? Ito lang po. Kung pedigree po na ganito. Kailangan po ipirma ng previous owner. Tapos, ang pipirma ng kanina mata-transfer, dito po siya. Signature name, tapos address. Sa bagong owner po? Para mapalitan po na PCCI ng new owner, tapos yung address. At least pa rin po yan, ganyan pa rin. Mapalitan lang ng owner, tapos yung address. Ah, okay. So, ayan guys, clear na po. Pag nagpa-transfer to ownership kayo, so kailangan merong perma dito ni owner sa likod. Kailangan meron talaga yung guest. And then, yung bagong ikaw, yung magiging owners, i-signature mo dito, isulat mo yung address at saka yung pangalan mo. Kasi yung pangalan mo nandito, yung information mo nandito, ikaw na yung nakalagay dito sa papel. Kasi yung previous kasi na owner siya ang nakalagay. So ngayon, pag i-transfer nyo na po sa ownership, pangalan nyo na po ang nakalagay dito. Yun po guys. So, bali, yung kailangan lang po, yun dito, valid ID sa new member, dalawa, tapos photocopy ng valid ID. Two pieces, 1x1 picture. Yan, pinapan lang to guys. So, I think nasa ano lang to eh. Ang membership price? 800. Magkano sir? 828. Ayan guys. 828 plus ano sir? Anong kasama niyan sa bagong magpa-member? Anong babayaran pa po nila? Yung LPC? Transfer of ownership.
560. 560. Tapos LBC po na pabalik sa inyo ng document kasi wala na pong pick up. Pabayad din po kayo ng 150. 150. Kasama na po dito, sir, yung tax? Hmm, kasama na yun. Ay, nandito na po yung total sa tax. Yung FCM. Itong sa FCM, sir. Yung kennel name naman. Opo. Required kayo nito. Once ka nag-breed na po kayo, nagka-puppy na kayo, at gusto nyo may paalam sa ninyo yung mga puppy, required po kayo mag-apply ng kennel name. Kennel name. Mm-hmm. Eh, alimbawa, sir, wala pa po silang puppy. So, okay lang po, kahit wag na muna po ito. So, yung membership muna, and then itatransfer muna. Yun na lang muna yung mabayaran po nila. Ayan, here, guys. Yun lang po. Pag wala pa po kayong puppy pala, kahit hindi nyo po muna to i-avail, o hindi nyo po muna to i-fill upan, or kay PCCI. Ako nahin nyo na lang po yung membership, Plus transfer of ownership yung sa papel. Ang tanong ko, sir, gusto na mag-kennel ka mo. Halimbawa po, walang papel po si yung aso, sir. Ito ang kailangan. Ito. Ang tawag po siya. Ang tawag po rito, listing application. Kailangan naman dito yung details ng dog. At saka kailangan yung dog nyo 6 months pataas. Kasi pag 6 months pababa, hindi pa siya pwedeng i-listing. So, 6 months pataas, i-listing siya. Ibig sabihin, kasi for ano na yun, para magkaroon na ng papel Sir, net po ba dadalhin dito? Kasi ang tanong, ang sabi po ni Ma'am sa loob, kailangan basta daw pure breed. Kailangan po ba dalhin dito yung aso? Hindi na po. Ganito po gagawin nyo. This sample. Sundan mo si Sir. Hindi, okay. Sample ka lang. Ito po yung listing application. Kailangan yung name ng dog po, dalawang word. Hindi po pwede yung isa. Kailangan dalawang word. Yung details ng dog, pangalan nyo ng owner. Tapos ang i-attach nyo po, ito. Picture ng dog. Side view, tapos front view. Okay lang kahit i-print nyo na lang sa colored na bond paper. Kahit wag na po kayo mag-photocopy. Ay, yung tawag ito, photo paper. Medyo magastos kasi. Print nyo na lang ng color. Sa ano po? Sa mga walang papel po. Sa mga walang papel po, sir. Tapos, papasan nyo po ito dito. Once na naipasan nyo rito, for ano po siya? For approval. Okay. Siguro after mga 2 weeks, tatawag po ang PCCI sa inyo na na-approve po yung application nyo ng listing. Okay. Ito pong nangyari dito is hindi po siya na-approve kasi 3 months pa lang po yung dog. Kaya, kailangan 6 months na, up. Yan, 6 months. Kailangan 6 months six up, months guys. Pataas, pag 3 months, hindi pa po pwede, magkaroon pa ng papel. Hindi pa ililisting. Tapos, tsaka pa lang po kayo magbabayad. Magkano po kaya, sir, aabutin pa ganito? Ang babayaran po sa listing, 560 po yung sa papers ng dog, tapos need po niya ng microchip na 300. Yun lang po. Yun lang, so mga 1,000 plus lang siguro. Plus LBC na pabalik. Ayan guys, mga 1,000 plus, magkakaroon ng papel ang inyong aso na walang papel. So yun po ang kailangan. Basta po, kumplituhin nyo lang po yung nandito na requirements, yung listing na requirements. Para po, magkaroon ng papel yung aso po ninyo. Ayan. So, ang microchip, ang tanong ko, sir, yung microchip po doon, ay, halimbawa, sir, di ba magkakaroon po sila ng microchip, tama po ba? Saan po ba sa vet po? Sa vet po, ang vet po ang mag-i-implant ng microchip. Opo, kasi yung microchip kasi, guys, ini-implant po yun doon. Para saan daw po yun, sir? Parang ID na rin kasi yung dog yun, na once na nawala, at alam mong sa'yo yung aso na yun, pwede mo siyang i-contest. Kuha ka ng scanner, lalabas yung number nung nasa certificate nung may digit. Ayan. So, sana guys, nakatulong yung explanation ni sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat talaga sa tulong mo. Ayan, guys. Thank you so much. Bye!